Handa ka na ba? Handa ka na ba na magkamanugang? Handa na ako. Handang-handa na ako. Ipecha na ba ang kasal ni Arjo and Maine? Wala, hindi ko. Welcome back, mga kalda. Well, hindi na po natin itutuloy ito. Kumbaga yung video na yan. Kumbaga, pasintabi na lang po sa mga taong magre-react. Mr. Destiny, bakit mo naman pinakita yan? Alam mo naman na didismaya kami. Alam mo naman na hindi kami komportable sa mga ganyang update. Lalo na nga po kapag ang pinag-uusapan sila Mengay at si Congressman Spotted. Ide-declare ko lang po ito. Wala pa pang anunsyo. Di po ba? Malaking sampal po ito. Ito yung sinasabi ko, mga kaaldab, na magkakaiba po sila ng ano eh. Nang kumbaga sinasabi ng mga Armin, sinasabi ng mga main fanatics at sinasabi ng pamilya Mendoza. Di po ba? Kumbaga sinasabi ko lang po na kumbaga may kanya-kanya po silang opinion o sinasabi na walang katotohanan. Kaya ko lang naman po pinakita itong video na to kasi kumakalat na po ito. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman, Corina Sanchez yan. Di po ba? At maraming nga pong nag-aabang ng interview ni Ibiang at si Corina nga po siguro talagang hindi niya lang mahindian. Di po ba? Dahil nga rin po matagal sila sa ABS-CBN. Di po ba? Pero syempre wala po tayo sa posisyon para magsalita, magkomento. Pero dito sapat na po ito eh. Di po ba? Sapat na yan para makakuha tayo ng impormasyon galing po sa kanila. Galing po mismo sa bibig ni Ibiang. Di po ba? Uulitin ko, wala pa po. Imposible naman po kasi magkaroon kahit na ngayon susunod na taon. Di po ba? Ang salitang pinag-iisipan pa, yun po yung sinasabing katotohanan na malabo pong mangyari. Di po ba? Iba po talaga yung may mga pecha na. Iba po talaga kung sinasabing 2 years from now ikakasal na kami. Di po ba? Yung walang pecha at hindi pa napag-uusapan, pasintabi na lang po sa mga hindi nakakagets ng ina-update ko. Pasintabi na lang po sa mga taong kumbaga magre-react. Wala na. Dito pa lang ano na kayo eh. Kumbaga tapos na eh. Dito pa lang may kita nyo na sa video na malabo nga po talaga magkaroon o matuloy ito, mga kaaldab, dahil wala pang eksakto, di po ba? Tapos pagpapakalat nga po ng mga maling impormasyon, pinagpipilitan ng Armin, next year nga po daw ikakasal na, di po ba? Madaling sa mga artista po, sinasabi po nila yan nang halimbawa 2 years na ikakasal na, etc. Di po ba? Halos normal na lang po 'yan eh sa mga nag-wedding proposal na mga artista, lalo na po katulad ni Congressman Spotted na veterano na. Di po ba? Sinasabi na po nila 'yan. After 2, di po ba? Sinasabi ko lang po para alam po ninyo. Sinasabi ko lang po para malaman ng iba yung katotohanan na malabo. Dito narinig nyo na po, wala pa pong eksaktong pinag-uusapan dahil wala naman pong dapat pag-usapan. Oops, issue na naman yan, Mr. Destiny. Mababash ka na naman yan ng mga taong masasabi natin na hindi tanggap at ayaw tanggapin yung mga ganyang update. Well, totoo naman po eh, masakit po para sa kanila, masakit para sa mga Armin, sa mga main fanatics, dahil ultimus o si Ibiang na po yung bumabasag sa kanila. Yung tipong dapat tulungan sila, dapat suportahan sila, ito pa po yung nagbibigay sa kanila ng impormasyon na mali yung ginagawa nila. Hindi po ba? Na ito yung magpapakalat ka ng next year. Sino ngayon sa amin yung fake news? Sino ngayon sa amin yung nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng kasinungalingan? Ako kung ano lang naman po kasi yung nakikita natin, nababasa po natin galing po sa pamilya Mendoza, pamilya Paul Kerson,
Yun lang naman po yung ina-update natin eh. Sila nga po itong gumagawa ng istorya. Sila nga po ito nagsasabi na ikakasal daw po next year. Tapos ngayon, di po ba? Maliwanag pa po kasi kung hindi ko po ito kukunin itong pagkakataon na to o itong mga video na to para po isampal sa mga main fanatics sa Tarmain, wala na. Di po ba? Maraming mas maniniwala. Oh, kampante na tayo kasi sinabi naman ni Congressman Spotted next year, o ilang tulog na lang naman, ilang buwan na lang naman, di po ba? Eh ngayon to, maliwanag pa po sa sikat ng buwan. Wala pong eksaktong taon kung kailan. Di po ba? Hindi naman yan pag sinabi mong kasal tayo bukas, bukas na bukas. Di po ba? Malaking kumbaga preparasyon yan, mga kaalda. Kaya lang po, syempre, wala naman po kasing magaganap na kasal. At malabo naman po yung matuloy. Kaya nga po hindi nila pinag-uusapan eh. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Ang isang bagay na mga ganyan, kapag nag-propose ka, alam mo na yung kasunod niyan. Di po ba? Di, tama naman po yung sinabi ni Corine. Kumbaga, pagka nag-propose, alam na yung kasunod. Pero, bakit hanggang ngayon, eh hindi pa po nila napag-uusapan? Pero ang social media, gaya nga po ng mga main fanatics at Armin, sinasabi po nila na etong taon nga po raw o next year nga po raw, 2023. Pero binasag naman po sila ng mga o binasag naman po sila ni Ibiang. Masakit, di po ba? Pero syempre, yan yung katotohanan. Pero mas masakit pagka nagsasabi tayo ng hindi po pwede naman po kasing ikasal dahil sarsuela lang. Di po ba? Kapag sinasabi natin yan, marami nagre-react, marami nagko-komento, nahantayin nyo na lang. O ngayon, wala pong eksaktong taon. Ibig sabihin, matagal yan. Pwedeng 5 years, pwedeng 6 years, pwedeng 2 years. Depende po. Di po ba? Mas madali mo kasi sabihin, next year eh. O 2 years, at least may inaasahan ka dun sa 2 years na yon. Pero ganito, wala pong inaasahan eh. Di po ba? Real talk, mga kaaldab. Kaya nga po, basag na naman po sila. At hindi po tayo nang basag. Yan po yung maganda rito. Kasi pag tayo, sasabihin fake news. Ayan na naman si Mr. Destiny, fake news na naman yan. E paano yan? Kay Ibiang na po nang galing. Sa bibig na po ni Ibiang nang galing na wala pong schedule. O malabo po dahil sarsuela lang po talaga. Diba ba? At least updated tayo, di po ba? Well, hanggang dito na lang po updates natin. Kung gusto niyo pa po ng latest, tutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny.